Ayan guys, umuulan ngayon. Ang sarap mag-ulam ng may sabaw na sinigang. Ito yung na-harvest natin kung po. Nalagay na ni Missy. Ayan guys, ang lakas ng ulan. Yata may bagyo ngayon. Ayan guys, mag-ulam tayo ng sinigang na baka. Tama sa malamig na panahon. Yan lang. Tara. A few moments later. Good morning guys. Sa ngayon na nakikita nyo, andito tayo sa second floor ng ating backyard farming. Dito nagtanim tayo ng kalabasa. Ayun na yung mga kalabasa natin guys. Oh, ng Diyos, gagapang yan dito sa kabila. Ngayon, meron din tayong talong dito na nabuhay. Ayan, meron tayong talong dito. Mga 6 na pirasong talong. Ayan. At ito yung ating maluhan sa baba. Yan sila guys. Ayan, pag itong lumaki yung kalabasa natin, ililipat natin sila doon sa gilid. Para gumapang naman sila doon sa kapila. Dito nga pala guys, meron tayong pan, piniprepare natin para sa ating crayfish. Ayan. So habang wala pa siyang crayfish, nagtanim muna tayo ng upland kangkong. Ayan, ngayon pwede na natin harvestin yung kangkong natin kasi sabi ni Mrs. magluluto daw siya ng sinigang. Ayan guys, yung ating mga upland kangkong. Walang pataba yan, nakababad lang dito. Ito guys, ito ang piniprepare ko pag yung meron na tayong mga crayfish. Ayan, dito natin sila ilalagay sa pan na to. Ito nga pala guys, yung aking filter. Powered by solar yan. Pero pinapatay ko yan sa gabi kasi wala naman ng araw sa gabi. Saka dito, wala pa tayong isda dito, ano lang dito yung mga galing lang sa ilog para hindi siya bahay ng kitikiti. Ngayon wala naman siyang kitikiti kasi may isda dyan sa loob. And guys, kung tatanungin niyo ako kung kumikita ba ako dito sa aking mga ginagawa. Sa ngayon, hindi pa talaga tayo kumikita. Pero, malaking bagay kasi hindi ka nabibili ng mga gulay kagaya nito. Mag-harvest na lang tayo ng gulay, guys. Hindi tayo bibili. Saribo pa. At alam mo, natural nung kinakain mo na. Ito, guys, hindi natin ito nilagyan ng ng mga fertilizer. Ayan, guys. Mag-harvest tayo. Ayan guys, ngayon pala natin ang harvestin ng ating upland kangkong guys. Ayan. Kaya magtanim din kayo, madali lang to siguro. Isang buwan niya tatuwa eh, ganito nakalalago. O, tapos pag pinutol natin siya, mabubuhay yan ulit guys. O. Okay, kukunin lang natin ng mga matataba. Yan ang ating, ang alam ko pag napuputol dito sa misa dulo ng trunk, yan o, para uusbungan uli, yan o, uusbong tayo uli. Magtanim din kayo ng sariling gulay, alam lang ngayon, mahal ng kamatis, mahal mga gulay ngayon sa market. Ayun guys, diba nakakatuwa, nakapag-harvest sa tayo ng sarili natin. Upland kangkong. Chinese kangkong to sa ibang term. Meron na tayong pangsigang. Saka to guys, hindi ka agad mauubos pag hinarvest mo siya ngayon. Ang laso, ang lago. Salamat sa Diyos.
Na-harvest mo ngayon to. Siguro konti lang ang harvestin ko para sa hulami lang namin ngayong pangsigang. Tapos, ay, iwan ko uli iba. Kukuha-kuha lang tayo pag may kailangan natin. No? So, kaya lang guys, ang video natin ngayon. Maraming salamat. Sana magpatuloy kayo sa panonood ng video. Robin, magkaroon na tayo ng 1,000 subscriber para ma-share na natin ng ating blessing, guys. Ayan, maraming salamat. God bless you all. Shoutout nga pala sa tita ko, Ellen. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. God bless you all. Mag-harvest muna tayo, guys, ha? Harvestin natin pa. Ang lago, guys, oh. Ating offline kangkong.